Ang gusto ko lang, sarili ko yung oras ko. Gusto ko magkaroon ng time sa aking mga anak dahil mga bata pa sila na nawala ni kanilang daddy. Sobrang hirap kasi nagsimula, naiwanan niya akong walang-wala. Dahil lahat ng naipon namin, nauwi lang sa medical bills. Sobrang awa ko sa sarili ko. Kasi ang pera ko na lang that time, 50 pesos. Pinangutang ko ng gatas dun sa tindahan. Wala doon gatas. Pero meron yung condense. Sobrang awang-awa na ako sa sarili ko talaga. Habang tumatagal sa pag-attend sa mga training, kusa nang lumalabas sa akin yung pag-share ng life story ko. Doon ko na nakita na napakahalaga pala ng may protection ang breadwinner. Kasi, syempre, hindi mo alam kung sino yung mawawala eh. Si Ate Eds kasi napaka-husay niyang mag-assist sa mga client. Pinagdaanan niya nga din, as in, walang-wala talaga nung iwanan ng husband niya. So, nadarama ko yung hirap niya noon. Gaya ng husband ko, nag-pass away siya. So, nakatulong naman sa aming mga naiwan. Yung na-claim namin, madaling i-claim kasi naka-assist siya sa amin. Hindi lang yung siya basta nakabenta, tapos na, tutulungan ka pa rin niya. That time, nagta-training na yung husband ko eh. Namadali niya lahat yung papeles niya. Tapos yung palabuhay niya, yung mamamadali dun sa kamamadali niya na maging kapitan. May mga anak ako, nagbubuntis pa ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta or lalapit dahil may policy akong hawak. Hinanap ko si Ate Edna. Siya na kaagad ang humarap sa akin hanggang sa huli. Basta siya pagka yun, nasimulan niyo na, hindi na kayo bibitaw eh. Siya si super mom namin. Kinaya niya po kaming itaguyod na mag-isa. So, in return, nagsikap din po kami. Iba po talaga yung feeling na masabi mo na engineer na po ako dahil sa kanya. Hanggat nandito ako, yun yung aking gustong mangyari. Ang mabigyan niya ang bawat Pilipino, ang bawat kakilala ko, bawat mga kaibigan ko na magkaroon ng magandang buhay. Nararamdaman ko sa sarili ko eh, yung bawat paglapit ko sa kanila, babalikan at babalikan kita. Kasi, kailangan mo to.